Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa pagbibigay niyo po sa amin ng itong pagkakataon na makapagtipon po kami sa inyong harapan upang makinig ng banal na salita at magkaroon po kami ng banal na fellowship sa pangalan ng Panginoon. Samahan niyo po kami sa oras na ito upang magkaroon po kami ng kaaliwan, kalakasan at karunungan na gagaling sa salita ng Panginoon. Sa tulong at biyaya ng Diyos na idaos po namin ang Bible Seminar at maraming kaluluwa ay nakinig ng salita ng Ebanghelyo at naligtas. Patuloy niyo po silang ingatan at gabayan upang lumago po sila sa kanilang pananampalataya at pagkakilala sa inyo. At patuloy niyo po silang bantayan upang manatili po sila sa Iglesia ng Panginoon. Sa umagang ito, nandito po kami na may time-time na hangarin at panalangin sa inyong harapan. Pakalubang niyo po kami ng karunungan at pakaunawa patungkol sa dakilang kalooban ng Diyos. Yung mga kapatiran na dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok at mga problema at pagturusa, palakasin niyo po sila sa pamamagitan ng inyong salita. Magmula sa simula hanggang sa katapusan ng itong gawain, sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umaasa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia, Mateo chapter 13. Verse 44. So, Mateo chapter 13, verse 44 hanggang 46. So, sa tuwing linggo po, wala na pong mga flash sa projector. Hindi katulad ng Bible Seminar. Sa Bible Seminar, ipinapakita po sa screen yung mga talata. Pero sa Sunday service po, wala po screen. Kaya, so kailangan maghanap, kailangan tingnan po sa sariling Bible. So, Pastor, wala akong Bible. So, tingnan nyo dun sa tabi, may Bible sa book cabinet. Okay? Pero may bayad. Kaya, tanungin nyo po yung mga katabi nyo kung magkano. So, baka may discount. So, mahalaga po yung excuse me, mahalaga po yung sariling Bible. Okay? Yung Bible po ay spiritual pagkain po natin. Ito po yung gasolina, ito po yung diesel sa ating pamumuhay Kristiyano. Okay? So ito po yung mga energy, ito po yung kuryente para sa ating buhay. Ito po yung tubig para sa ating pamumuhay Kristiyano. Kaya kung wala po tayong sariling Bible, mahirap po yung Christian life, Christian living. Kaya, dapat araw-araw magbasa ng Biblia para may energy po tayo. Katulad po tayo kumakain araw-araw. So, kailangan araw-araw magbasa, magbubulay-bulay, at pag-aralan po natin mabuti. So, Matthew chapter 13 and verse 14, 44, verse 44 hanggang 46, babasahin ko po ito sa inyo. Ang kaharian ng langit ay tula sa nakatagong kayamanan sa isang bukit na natagpuan ng isang tao at tinabunan niya ito. Sa kanyang kagalakan ay umalis siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukit na iyon.
Ganun din naman, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang mangangalakal na naghahanap ng magagandang polas at nang makatakpo ng isang mamahaling polas ay umalis at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili yon. So, nakaraan linggo po, si Pastor Neri from Palawan Church, Palawan Puerto Princesa, ay nangaral po ng salita ng Ebanghelyo. Kaya, so maraming mga baguhan ay umaten, nakinig. Tapos, hindi po natin alam kung ilan po sa kanila ay naligtas. Pero alam ng Diyos kung sino ay naligtas ka last Friday. Yung sana po, patuloy po sila sa kanilang paglago, sa kanilang pananampalataya. So, pati yung mga brother sisters naman po, kahit alam po natin yung mga storya ng Bible Seminar, so, alam natin yung storya, yung mga Noah's Ark, mga Garden of Eden, Israel. So, pero bakit tuloy-tuloy po, para ulit-ulit po tayo nakikinig ng Bible Seminar? Dahil kahit same ano po, pero iba po yung pagdating sa atin. So, depende sa speaker, tapos depende sa ating pamumuhay Kristiyano. So, iba po yung pagdating sa ating puso, yung same message. Kaya, so, para maging mas malinaw, para mas maging matatag yung ating pananampalataya, so, kailangan din po ng mga kapatiran makinig ng Bible Seminar pa ulit-ulit. So, sana po yung mga bagong ligtas sa nakarang Bible Seminar ay tuloy-tuloy manatili sa iglesia. Kaya yung mga kapatiran po, tulungan nyo po sila para tuloy po sila sa pamumuhay Kristiyano. So, ngayon po, yung topic po natin ngayon ay ganun pa rin tungkol sa kaharian ng Diyos. Kasi yun po yung pinaka-topic po ng mga bawat Sunday sermon. Yung topic po ng bawat Sunday sermon ay tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaharian ng Diyos. Dahil yun po yung pinaka-purpose sa buhay po natin. So, bakit nilikha ng Diyos ang salibutan ito para sa kaharian ng Diyos? Yun po yung pinaka-purpose ng creation. So, nilikha ng Diyos ang langit at lupa, ang lahat ng mga naroroon. Nilikha ng Diyos yung mga araw, buwan, bituin, hayop, halaman, ista, ibon. Bakit nilikha ng Diyos ganung mga bagay? Para sa tao, para sa atin. Kaya sa creation, yung pinakahuli, mga ika-anim na araw, nilikha ng Diyos ang tao. So, nilikha ng Diyos ang tao para makapunta tayo sa kaharian ng Diyos. Yung mundong ito ay ano po, temporaring terminal po ito, temporaring terminal. So, dinadaanan na lang po ito. Dinadaanan. Hindi po ito yung pinaka-final destination. Yung pinaka-patutunguhan po natin ay kaharian ng Diyos. Ito po, yung mundong ito, yung mga 78 years na buhay po natin sa lupang ito ay dinadaanan ng lamang. Dinadaanan. Hindi po ito final destination. So, nilikha ng Diyos ang salibutan ito para maging handa po yung tao na makapasok sa kaharian ng Diyos. Tapos, bakit ipinanganak tayo sa mundo ito? So, ano po yung purpose ng buhay natin? So, ipinanganak po tayo sa mundo, so, sa loob ng itong laman, para maipanganak na muli. Okay. Ulitin ko po, ipinanganak tayo sa lupang ito para ipanganak na muli.
Tama po? Born again. Lahat po ng mga taong ipinanganak sa mundong ito ay dapat ipanganak na muli. Okay? Kung hindi maipanganak na muli, anong sabi ni Jesus? Doon sa Juan chapter 3 verse 3. So, nasa ulo na po yung verse na ito. Malibang isang tao ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Yun po yung pinaka-purpose. Kaharian ng Diyos. Malibang isang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kaya yung kalooban, yung plano ng Diyos ay puro kaharian ng Diyos. Mula nung nilikha ng Diyos ang salibutang ito, doon sa puso ng Diyos, doon sa isip ng Diyos, may kaharian ng Diyos. Yun po yung pinaka-plano niya. Kung paano tutulungan yung mga tao para maipanganak na muli sila. Yun po yung trabaho ng Diyos ngayon. Hindi po yung pagpapagaling ng sakit, hindi po pagbibigay ng mga trabaho, hindi po pagbibigay ng mga pangangailangan po natin sa lupang ito. Ang plano ng Diyos, yung trabaho ng Diyos ay paano tutulungan yung mga tao para maipanganak na muli. So, dito po sa Matthew chapter 13 verse 44, nakikita po natin dito kung ano po yung proseso, kung ano po yung meaning ng kaligtasan. So, ito po yung isang illustration para may idea po tayo. Ito po yung isang illustration, verse 44. Ang kaharian ng langit ay tula sa nakatagong kayamanan sa isang bukit. Kaharian ng Diyos, langit ay tulad sa nakatagong kayamanan sa isang bukit. Nakatago. Nakatago. Pansinin po natin yung salita. Tago. Nakatagong kayamanan. Pag nakatago, maraming tao nakakalam o konti lang nakakalam? Konti lang, konti lang. Dahil nakatago yan, nakatago. Kayamanan, nakatago. Kayamanan, napakahalaga po ito, pero ang problema, nakatago. Kaya hindi po ito nakikita, napapansin ng maraming tao. Yun po yung kaharian ng langit. Napakahalaga po yan, kaharian ng langit, pero hindi po yan napapansin ng maraming tao. So, tulad sa nakatagong kayamanan sa isang bukit, okay, so, ano po. So, dito po may isang bukit. Pero, sa ilalim ng bukit na ito, so, isang mga kayamanan ay nakatago sa ilalim. Kaya isang tao po, ano po ito? So, anong tawag po ito? Yung ginagamit pa kung panghukay? Pasaron? Oh. Kaya nakukay, habang nakukay siya, kaya hanap-hanap siya. Yung taong ito, hanap-hanap, naghahanap siya ng mga kayamanan. Kaya, sa isang bukid, habang naghukay siya, so nakita po niya ito. Nakita niya. Nakatago kayamanan. Tapos, anong ginawa niya? Nagtakpuan ng isang tao, tinabunan niya ito. Ano yung ibig sabihin? Tinabunan. Tinakpan. Bakit tinakpan niya ito? Para hindi makita ng ibang tao. Kasi mahalaga ito. Kaya
dapat sa akin. Tinakpan niya ito, tapos umalis. Sa kanyang kagalakan, umalis. Sa kanyang kagalakan, umalis. At ipinakbili ang lahat ng kanyang ari-arian. Ipinenta niya lahat ng kanyang ari-arian at binili ang buong bukid ito. Buong bukid. Yun daw kaharian ng langit. So, tinakpan niya, kaya hindi alam ng yung mayari mismo, hindi alam mayari. Alam ba itong mayari ng lupa? Hindi ito alam ng mayari. Kaya itong siya lang alam. Kaya tinakpan, tapos nagtanong siya sa kay mayari. Oh. Yung, sir, makano ba yung, makano ibebenta mo yung bukit mo? Mga 1 million. 1 million. Mahal po, di ba, 1 million? Pero yung taong ito, ibinenta niya lahat ng kanyang ari-arian. Tapos, binili niya itong bukit. Bakit ibinenta niya lahat ng ari-arian? Dahil yung kayamanan na nakatagong kayamanan, mas mahal yun, mas mahal. Mas mahalaga yun, mas mahalaga kaysa lahat ng kanyang ari-arian. Kaya, nag-isip siya, anong gagawin ko? Yung kayamanan na nakatagong mas mahalaga yan. Yung bukid na ito, 1 million. Pero yung kayamanan na nakatago, mas malaki yun, mas malaki. Kaya, maghanap ako ng paraan. Bibili ako ng lupang ito. Bukid ito, ibibili ko. Kaya, lahat ng kanyang ari-arian. Dati, mahalaga po yan sa kanyang buhay. Yung ari-arian, yun ang lahat sa buhay niya dati. Kaya, yun po yung mahalaga sa kanya dati. Pero ngayon, alin po ba mas mahalaga? Nakatagong kayamanan, yun po yung mas mahalaga sa kanya. Kaya, yung dating yung ari-arian po niya na mahalaga sa kanyang dati, ibinenta lahat. Ibinenta. Kaharian ng langit ay ganon. Verse 45, ganon din naman ang kaharian ng langit ay tulad ng isang mangangalakal na naghahanap ng magagandang polas nang makatakpo ng isang mamahaling polas, umalis, ipinakbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili yon. So, parang malapit po itong pangalawang storya. Isang mangangalakal. So, negosyante. Isang negosyante, isang businessman na naghahanap ng magagandang polas. Okay? So, dito sa Philippine, maraming polas, di ba? So, kaya maraming Koreano, gusto po nila bumili ng magandang polas dito. Kasi mas mura daw dito kaysa Korea. So, kagaya po niyan, mahahaling polas, isang mangangalakal, naghahanap ng magagandang polas. So, natakpuan niya isang mamahaling polas. Natakpuan niya. Parang nakatagong kayamanan. So, natakpuan niya isang mahalagang polas. Mamahaling polas. Tapos, anong ginawa niya? Ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian. Isang mamahaling polas. Lahat ng kanyang ari-arian. Alin po ba mas mahalaga? Alin po ba mas malaking price? Mamahaling polas. Meron siyang mata. Okay? Yung itong mangangalakal na naghanap ng magagandang polas, alam niya may idea siya kung makano ito
kung magkano itong polas. May idea po siya. Kaya nung nakita po niya yung isang mamahalang polas, ay, ito yung napakahalaga nito. Napakalaking presyo ito. Hindi i-compare ito sa aking ari-arian. Kaya lahat ng mga ari-arian niya ibinenta, tapos ibilin yun. Ibilin. Binili. Parang malapit po itong dalawang story. Pero titingnan po natin mabuti. Doon sa verse 44, ano po ang ibinili? Ano po yung binili ng isang tao? Bukid, lahat bukid, di ba? Hindi lamang po yung mga nakatagong kayamanan. Isang buong bukid ay nabili. Isang buong bukid. Pero yung sa pangalawang storya, yung isang polas ay nabili. Isang polas. Kaya, so may konting difference sa itong dalawa. Verse 44, ito po yung ginawa ng Diyos para sa atin. Verse 44, ito po yung ginawa ng Diyos para sa atin. Verse 45 and 6, ito po yung taong naghahanap sa Diyos. Verse 44, ang Diyos po. Sino po yung hinahanap ng Diyos? Ang hinahanap ng Diyos, yung mga nakatagong kayamanan. Yun po yung hinahanap ng Diyos, nakatagong kayamanan. Ano po ang pinakamahalaga sa mata ng Diyos? Okay. Yung mga tao. Yung mga espiritu, yung mga tao po ay nakatagong kayamanan sa mata ng Diyos. Ibig sabihin, lahat po tayo ay nakatagong kayamanan. Kayamanan tayo, kayamanan. Kahit hindi po tayo mayaman, pero kayamanan tayo sa harap ng Diyos. Nakatagong kayamanan. Yung bukit na ito, bukit, ito po yung buong salibutan. Yung bukit po ito ay buong salibutan. Nabili ng Diyos yung bukit na ito. Magkano po yung binayaran niya? Magkano po yung binayaran niya? Yung kanyang dugo ay binayaran niya para maibili ang buong salibutan ito. Ilagay po natin dito yung tali. Tapos pumunta po tayo sa Unang Korinto chapter 6. Unang Korinto chapter 6 verse 19. Unang Korinto chapter 6 verse 19 hanggang 20. Hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili? Verse 20, basahin po natin, sapagkat kayo ay binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. So, kayo ay binili sa isang halaga. Binili kayo ng isang halaga. Makano po? Makano po tayo binili ng Diyos? Dugo ni Hesus Kristo. Yung dugo. So, kung walang pagtanang ng dugo, Hebreo chapter 9 verse 22, kung walang pagtanang ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Siya ang kabayaran para sa ating lahat. Siya ang kabayaran. Hindi po yung pera. Siya mismo, yung buhay ni Jesus, siya mismo kabayaran, naging kabayaran para sa ating kasalanan. Yung kanyang banal na dugo, yung kanyang buhay. Kayo ay pinili sa isang halaga. Okay. Unang Juan chapter 2,
Unang Juan chapter 2 verse 2. So, ito po yung napakahalagang talata. So, nabanggit po ni Pastor sa Bible Seminar. Unang Juan chapter 2 verse 2. Basahin po natin. 3, 2, 1. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong salibutan. Siya. Sino po ito? Si Jesus. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan. Hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong bukid. Ito po yung buong bukid, buong salibutan. Okay. So, di ba yung taong ito, ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian. Walang tira. Lahat ay ibinenta. Lahat. Ganun po. So, hindi po ipinakait ni Jesus. Lahat, yung buong buhay niya, lahat na sa kanya ay ipinagbili at binili niya ang bukid na ito. Walang tira. Dahil ganung kahalaga po tayo sa harap ng Diyos. Kayo po ay binili ng kanyang banal na dugo. Ganung kahalaga po tayo sa harap ng Diyos. Kahapon po, nag-fellowship po ako sa mga high school, young others group. So, ito po yung mga isinare ko po sa kanila. Kilalanin po natin yung ating sarili. Baguhin po natin yung pagkakilala sa sarili. Dahil karamihan po ng mga tao, hindi pa nila kilala yung kanilang sarili. Ay, Pastor, kilala ko yung aking sarili. Yung pangalan ko ganito. Ganito yung mga buhay ko, lumaki ako ganito, ganito yung ugali ko, ganito yung mga mahilig ako sa ganito. Pero hindi pa kilala yung sarili. Bakit? Hindi pa po alam kung gaano kahalaga kayo sa harap ng Diyos. Kung gaano kahalaga kayo sa harap ng... Hindi pa alam. Hindi pa alam. Second Corinthians chapter 5. Second Corinthians chapter 5 verse 2 Corinthians chapter 5 verse 15. Siya'y namatay para sa lahat. Upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili. Kundi para sa kanya na alang-alang sa kanya, sa kanila inamatay at muling nabuhay. Okay. So ito po yung mga madalas nakikita po natin. So, ibinabanggit ko po sa sermon. Siya namatay para sa lahat. Okay. Ito po yung gospel. Ito po yung ebanghelyo. So, madaling sabihin po natin, naniniwala po tayo, siguro lahat po dito ay naniniwala. Siya ay namatay para sa lahat. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan. Hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong salibutan. So, bakit siya namatay? Ito po yung tanong po natin. Namatay siya para sa lahat. Salamat.
Pero yung mga kapatiran, tanungin po natin si God. Tanungin po natin si Jesus, bakit po kayo namatay para sa akin? Ano ang reason? Sino ako? Ganong kahalaga pa ako? Ano ang purpose? Ano ang reason? Bakit namatay ka para sa akin? Yun po yung kailangan po natin tanungin si Jesus. Para malaman. Okay? Verse 15, may sagot po dyan, di ba? Ito po yung sagot ni Jesus. Upang ang mga nabubuhay, upang yung mga naligtas ay huwag na mabuhay pa para sa sarili. Okay. Huwag na mabuhay pa para sa kanilang sarili. Ibig sabihin, yung dati po nating pamumuhay ay para kanino nabuhay tayo. Dati. Para sa akin, para sa anak, para sa pamilya, okay? Para sa tao. Ito po yung dating pamumuhay po natin. Para sa akin, yung mga kabataan po dito, para kanino nag-aaral kayo? Yun ang tanong ko sa iyo, para kanino nag-aaral kayo? Para kay mama, para masaya sila? Pag bumagsak ako, Pastor, lungkot na lungkot si mama, kaya ayaw ko malungkot si mama, kaya nag-aaral ako ng mabuti. Meron din po ganong kabataan. Dahil daw nagagalit, pagagalitan po sila ng magulang kung baksak. Kaya nag-aaral sila dahil sa takot. Okay? Nag-aaral daw sila sa dahil sa awa sa magulang. Nahirapan sila sa ibang bansa, nahirapan. Para hindi ako mahiya sa kanilang sakripisyo, nag-aaral ako. O, meron din pong kabata na nag-aaral ako para sa akong pangarap. Meron pangarap ako, magiging engineer ako, doctor ako, abogado ako, magiging successful ako sa buhay. Meron akong pangarap. So, pero, yung mga taong ligtas, yung mga kabataan ligtas po, ay hindi na. Para sa sarili, sila nag-aaral. Nag-aaral sila para sa Diyos. Para sa Panginoon. Okay? Yung mga nanay, tatay dito, dati po nagtrabaho po tayo para sa anak. Para sa anak. Yun lang yung purpose. Para sa mga family. Pero ngayon, sabi dito, huwag na mabuhay pa para sa kanilang sarili. Para sa Diyos. Kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila namatay at buling na buhay. Ito po yung purpose. So, kasunod po dyan, 16, ito po yung gusto kong ipaliwanag sa iyo. 16, kaya't mula ngayon, hindi namin kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman. Bagamat kinikilala naman si Jesus, si Kristo ayon sa pananaw ng laman, unit ngayon, hindi na gayon ang aming pagkakilala. Verse 17 po, basahin po natin, 3, 2, 1. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Sabi dito, mula ngayon, hindi namin kinikilala ang sino man ayon sa pananaw ng laman. So, meron pong pananaw ng laman. Yung pagkakilala po ng ibang tao sa akin. Okay. Ah, ganito siya. Kilala ko siya. Ganito siya. Yung ugali niya ganito. Yung mga behavior niya ganito. Yung trabaho niya ganito, yung pananalita ganito, kilala ko siya. Pero yung kanilang pagkakilala sa atin ay ano po? Sa laman. Dating pagkakilala sa laman. Ganun din po minsan, kilala po, pagkakilala sa ating sarili. Ganito ako.
Ganito ako. Yung ugali ko ganito, yung mga background ko ganito, family background, yung mga yung buhay nilakaran ko, yung buhay ko dati ganito, experience ko ganito. Ayon sa pananaw ng laman. Ayon sa pananaw ng laman. Yung dating pagkakilala sa atin ay ayon sa pananaw ng laman. Pero ngayon, sabi ng Biblia, kung sino mang na kay Kristo ay bagong nilalang. Bagong nilalang. Yung itong bagong nilalang, ito po yung dapat natin kilalanin magmula ngayon. Yung hindi po yung dating pagkatao. Yung bagong nilalang. Dahil na kay Kristo tayo, na kay Kristo tayo. Ligtas po tayo, Kristiyano po tayo, na kay Kristo, kaya bagong nilalang, ito po yung dapat natin kilalanin. Hindi po yung dating ako. Kolosas, Kolosas chapter 3, verse 1. Kolosas chapter 3, verse 2. Ito o ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. 3. Sapagkat kayo'y namatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Ito o ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Bakit sinasabi ng Diyos ganito? Ito o ninyo, yung isip mo sa taas. Dahil ikaw ay nakatagong kayamanan sa harap ng Diyos. Ikaw ay nakatagong kayamanan sa harap ng Diyos. Mahalaga ka sa harap ng Diyos. Ang kahalagaan mo ay hindi sa lupa. Nakatago ka. Nakatago ka sa Diyos kasama ni Kristo. Natatagong kayamanan ka. Kayo ay patayinan. Kayo ay namatay na. Ay, Pastor, buhay pa tayo, buhay. Pero alam niyo po ba, paulit-ulit sinasabi ng Biblia, namatay ka. Lahat ay, si isang tao ay namatay para sa lahat at lahat ay namatay. Nakita po natin, di ba? Dito, kayo ay namatay na. Galatia chapter 2 verse 20, ako ay ipinangako kasama ni Kristo. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Yan po yung testimony po ng lahat ng mga Kristiyano. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking laman. Nasa laman pa ako, pero bagong nilalang, hindi na ako. Hindi yung dating ako. Bagong nilalang. Si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ako din ipinako sa cross nung namatay si Jesus. Ako din namatay, hindi lamang siya. Ako din namatay doon. Tapos na yung lahat ng dati kong buhay, pamumuhay. Ano po, sumasakit po ba yung ulo natin? O nabibigat pa yung ating puso? Iniisip po ba ninyo yung Christian living ay magaan lang? Mga Sunday pagtadalo sa simbahan? Yun po yung mga iniisip po ba natin Christian living? Hindi po. Hindi po. Yung Christian living ay pamumuhay ng isang bagong nilalang. Bagong nilalang. Iba na yung pananaw sa sarili. Dati, iniisip ko, hamak ako. Parang wala lang ako sa buhay. Hindi mahalaga yung buhay ko. Kino-compare po natin yung buhay ko sa ibang tao. Kung nakikita po natin yung mga mayayaman, yung mga mararangal, yung mga makapangyarihan, so takot,
walang nawawala yung katapangan, umaatras. Pero sabi ng Diyos, ikaw ay nakatagong kayamanan ko. Kaya yung buhay mo ay nakatago kasama ni Kristo sa Diyos. Parang ito. Binili lang ng Diyos buong bukid. Buong bukid. Para makuha, para kukunin niya tayo. Okay. Verse 4, kapag si Kristo na inyong buhay, kaya anong sabi dito? Si Kristo, ito yung buhay, siya ang buhay mo. Si Kristo na inyong buhay. Parang si Kristo, ako, isang katawan. Kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, may hahayag din kayo kasama niya sa kaluwalhatian. Kaya sa second coming, pagdating mo ni Jesus, doon po, malalaman po natin. Doon po marirealize po natin, ganito pala kahalaga ako sa aram ng Diyos. Hindi ko po alam yan. Ganito pala kahalaga ako sa aram ng Diyos. Kayamanan pala ako ng Diyos. Kayamanan. Si Kristo, inyong buhay. Okay? Ay mahahayag nga rin kayo sa kasama niya sa kaluwalhatian. So, ito po yung pagkakilala ng Diyos sa atin. Ito po yung pagkakilala ng Diyos sa atin. Okay? Kayamanan tayo. Nagkatagong kayamanan. Sa tingin ng ibang tao, hamak lang ako. Isang maliit na tao lang ako. Walang alam. Minsan, ganun din po sa ating sariling mata, yung sariling, yung pagkakilala sa akin. Isang hamak na tao ako. Pero, iba po yung sinasabi ng Diyos sa atin. Mahalaga ka sa akin. Nakatagong kayamanan ka sa akin. Huwag mong isipin ganyan. Pag sinasabi ng mga bata, di ba yung mga maliliit na bata, pag sinasabi, ay, papa, mama, hindi ko kaya, hindi ako marunong. Anong sinasabi ng mga magulang? Sige, kaya mo yan, itry mo yan, kaya mo. So, kaya mo yan. Encourage ng magulang, di ba? Pero yung mga bata, takot, sabi nila, hindi kaya, umaatras. Pero yung, kung ganun nakikita ng magulang, malungkot yung magulang. Kung umaatras po sila, kung tumatabi po sila, kung umuurong po sila, natatakot. Yung mga sinasabi ng magulang, ay, kaya mo yan, itry mo. Okay? Meron kang talento, meron kang kakayahan nakatago sa inyo, hindi pa na-release. Okay? Hindi pa lumabas. Pero meron kang potential. Okay? Maniwala ka sa akin. Try mo. Kaya mo. Ganun po yung mga encourage ng mga magulang, di ba? Meron po ba magulang na, ay, wala kong pag-asa sa'yo. Sumuko ka. Gumibab ka. Wala pong ganun mga magulang. Okay? Paano, kay papaano ini-encourage po ng magulang yung kanilang mga anak. Ganun po ang Diyos. So, balik po tayo sa Mateo chapter 13. Verse 45.
Kaya doon po sa verse 44, nakita po natin kung paano, kung ano ang ginawa ng Diyos para makuha yung isang nakatagong kayamanan. Verse 45 and 6 po, ito po yung storya ng isang taong naghahanap ng katotohanan. Tawag po sila truth seeker. Okay? Truth seeker. Isasulat ko po dito. Hinahanap ng isang mangalakal. So, hinahanap ng isang mangalakal negosyente. Ano po? Mamahaling Porlas. Okay? Mamahaling Porlas. Okay? Hanap na hanap. Okay? Hanap na hanap. Anong hinahanap natin sa buhay? Anong hinahanap Diyos sa buhay? Meron ho ba? Anong hinahanap? Hanap buhay? Kaya tawag po sila hanap buhay. Trabaho po yung sa ibang pangalan, hanap buhay. Purong buhay yung hinahanap. Paano mabubuhay ako? Kung walang trabaho, ano, hanap buhay, tawag po yan. Pero hindi po yun tamang, ano, natin. Truth, katotohanan. Okay? Kung ano ang sagot sa buhay ko. Truth. Truth seeker. Okay? Truth seeker. Alam niyo po ba, ano, paano maligtas isang tao? Hinahanap ng Diyos ang truth seeker. Hinahanap ng Diyos yung nakatagong kayamanan. Sino po yung kayamanan sa harap ng Diyos? Yes, lahat ng mga tao, lahat ng mga kaluluwa ay kayamanan. Kaya ibinili po ng Diyos yung buong bukit, hindi lamang po mga isang bahagi ng lote, buong bukit ibinili ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang tanong, sino po ba naghahanap sa kanya? Hinahanap ng Diyos lahat ng tao. Pero ang problema po, ang tao po ayaw humanap sa kanya. Ang kanilang hinahanap ay iba, ibang bagay, ibang makalupang bagay. Yung mga kalusugan lamang. Mayroon pong taong na naglagi hinahanap yung mga kalusugan, yung mga malakas na katawan. Sana walang sakit. Kaya pag may sakit, doon sila takot. Nagiging panic po sila kapag may sakit. Nanginginig po sila sa sakit. O mga problema. So, kaya yung tao po na naghahanap sa Diyos, ay ito po ay mga ngalakal na naghahanap ng magagandang polas. Verse 45, ganun din naman ang kahadyan ng langit ay tulad ng isang mga lakal na naghahanap ng magagandang polas. At nang makatakpo ng isang mamahaling polas, umalis at ipinakbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili yon. Ito po yung ginagawa ng truth seeker. Nung nakita po nila yung katotohanan, mamahaling polas, natagpuan po nila, so, meron silang mata. Meron po silang mata na pumapansin sa mga mamahaling polas. Ah, eto na yung hinahanap ko. Eto na. Eto na yung tama. Eto na yung mahalaga. Eto na yung hinahanap ko. Dinadaan ko maraming mga churches. Dumadaan ako sa maraming mga grupo, mga religion, maraming mga organization. Pero, eto na. Ngayon, nakita ko na. Ito yung hinahanap ko. Kung ganun, umalis ba sila doon? Kung nakita po nila, kung natagpuan po nila yung mga katotohanan, totoo, katotohanan, umaalis po ba sila doon? O hindi na? Hindi na umalis. Dahil doon may katiyakan. Tapos, dahil nakita po nila yun ang tama o totoo, pinakamahalaga po yan. Kaya lahat ng kanyang ari-arian ay
pwede na maibenta para bumili ng itong katotohanan. Yung dating mahalaga sa akin ay hindi na mahalaga. Yung dating mahalaga sa akin ay hindi na mahalaga. Ito, mas mahalaga. Kaya, yun po ang pinipili po nila. Mamahaling polas. So, 2 Corinthians chapter 4. Pangalawang Korinto, chapter 4. Verse 3. Magmula verse 3, babasahin ko po ilang talata. Kahit ang aming ebanghelyo ay natatalukbugan pa. Natatalukbugan pa. So, hindi ako sanay sa itong salita. Natatalukbugan pa. Anong ibig sabihin? Natatalukbugan pa. Parang may tower, di ba? Parang may tela. Huh? Parang may, kaya para hindi makita. Yung veil. Okay? Yung veil. Ibig sabihin, yung ebanghelyo ay nakatago. Tama po? Ang aming ebanghelyo ay natatalukbugan pa. So, nakatago pa, hindi ito. So, pero ito ay may katalukpong lamang sa mga napapahamak. Okay. Sa mga napapahamak, nakatago. Kaya hindi nila nakikita yung ebanghelyo. Kahit umaatin sila sa Bible seminar, kaya inaantok sila. Dahil hindi nila nakikita kung gaano kahalaga yung katotohanan. Okay. Nasa bahay na yung isip. Yung mga katotohanan po, alam nyo po ba, yung katotohanan ay para sa mga naghahanap. Kaya yung mga naghahanap ng katotohanan, napapansin po nila agad-agad, ito na yung hinahanap ko, ito yung mahalaga, ito yung hinahanap ko. Meron po silang katiyakan, assurance, dahil naghahanap sila. Halimbawa po, yung mga may sakit, yung mga may sakit na cancer, stage 4. Okay. Sabi ng doktor, wala nang magagawa. Sabi ng doktor, wala nang magagawa. Kaya nalungkot. Naghanap siya ng paraan. Naghanap siya ng paraan, yung gamot, yung mga mabisang paraan. Paano gagaling ako? Kung lagi po ganung iniisip, kapag narinig po nila yung mga kwento ng ibang tao tungkol sa cancer, nakikinig sila o hindi? Nakikinig. Dahil meron silang pusong hanap ng gamot, solusyon. Kung may pusong hanap ng solusyon, nakikinig po sila ng mabuti. Yun ang pumapasok sa kanilang tinga. Dahil yun ang hinahanap. Yung mga naghahanap ng trabaho, ano po yung hinahanap nila? Okay? Lagi yung mga hiring, yung posting. Kung may taong nagsasabi, naghahanap ng trabaho, yung mga tao, yun po yung pinapakinggan ng agad-agad. Verse 4, sa kanilang kalagayan, binulak ng Diyos ng salibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi nananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siya larawan ng Diyos. Binulak ng Diyos ng salibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya. Binulak para hindi makakita. Binulak. May mata, pero hindi po sila nakakakikita dahil binubulak po sila ng Diyos ng salibutan. Sino po yung Diyos ng salibutan? Yung mga Satanas, yung mga demonyo, kumikilos po sila ngayon. Diyos ng salibutan kumikilos, binubulak nila, tinatakpan po nila yung ebanghelyong ito, nakatagong kayamanan. Para hindi makita
ng tao yung kayamanan ito. Kaya maraming tao po ay naliligaw. Naliligaw. Binubulag sila ng Diyos ng salibutan. Liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo. Okay? Liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo. Siya ang larawan ng Diyos. Pero hindi po yan nakikita ng maraming tao. Verse 5. Verse 6. Sapagkat ang Diyos ang nagsabi, manginginig ang ilaw sa kadiliman na siya tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Verse 6, di ba? Ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman. Ano pong ibig sabi nito? So, Genesis chapter 1, let there be light. Okay? Sabi ng Diyos, utos ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Yun po yung ito. Magningning ang ilaw sa kadiliman. Magkaroon ng liwanag. At ano pong nangyari? Nagkaroon ng liwanag. Liwanag. Ito po yung creation of light. Physical light po yan, physical light. Nakikita ang liwanag, pero sabi dito, ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman na siya tumatanglaw sa aming mga puso. Hindi ito physical light. Ito po yung spiritual light. Tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa mukha ni Jesus. Ito po yung mas magandang liwanag. Physical liwanag sa Genesis chapter 1. Sa creation nangyari po, ito po yung mga spiritual liwanag, yung ilaw, yung light. Kailan po ito dumating sa atin? Nung ligtas po tayo. Kaya sabi natin, naliwanagan ako. Naliwanagan ako. Naliwanagan ako noon, nung narinig ko yung mga salita ng Ebanghelyo, noon ko naunawaan. Paano naunawaan? Dahil naliwanagan ako ng Diyos. Naliwanagan. Kaya malinaw na yung puso. Tumanglaw sa aming puso ang Diyos. Hindi na madilim. Malinaw. Maliwanag na. Kapag malinaw, pagkapag may ilaw na, dati madilim. Yung puso, kaya mukha din, madilim. Pero ngayon, madilim pa yung puso natin, may liwanag na. Kaya yung mukha din, maliwanag. Okay? Tingnan nyo po yung tabi nyo. Tingnan natin yung tabi. Madilim pa sila o maliwanag na sila? Parang seryoso. Kung may liwanag sa puso, yun ang lumalabas sa mukha. Kung walang liwanag sa puso, madilim pa, yung mukha madilim din. Habang dumadaan po tayo sa maraming pagsubok, stress, dumidilim yung ating mukha. Kung dumidilim po yung ating mukha, anong kailangan po natin? Tingnan ninyo ang nakatagong kayamanan sa inyong puso. Tumingin po kayo sa kayamanan sa inyong puso. Okay? Halimbawa, kung nasa bahay nyo, may ginto. Sa bahay, may ginto. Ganitong kalaki. Nakatagong ginto. Ikaw lang nakakaalam. Hindi alam ng ibang kapitbahay. Ikaw lang nakakaalam na may ginto, nakatago sa bahay. Sa labas ng bahay, malungkot, may stress. Pero pag umuwi ka, masaya ka o hindi? Pag nakita mo yung ginto mo, masaya o hindi? Masaya. Ay, hindi alam ito ng ibang tao. Ako lang alam. Hindi alam ito ng ibang kapitbahay. Ako lang nakakaalam, may ginto ako. Malaki.
Kahit stress sa labas, pero pag umuwi ka na, so, nagkasamay ka. Kaya akala ng kapitbahay, ay, baka may ginto. Pag may smile, pag masaya po tayo, pag maliwanag po yung ating mukha, yung kapitbahay natin ay magtatanong sa'yo, may ginto ka ba sa bahay? Bakit masaya ka? Alam ko, wala kang pera. Alam ko, may sakit pa rin. Alam ko, mahirap yung sitwasyon mo sa bahay, family. Pero bakit? Nakasmile pa. Hindi nila alam na meron tayong nakatagong kayamanan. Yun po yung kaligtasan. Okay. Kaya verse 7. Unit taglay namin ang kayamanan ito sa mga sisidlang lupa upang ipakita na ang nag-uumapaw na kapangyarihan ay mula sa Diyos at hindi mula sa amin. Taglay namin ang kayamanan ito sa mga sisidlang lupa. Ano po yung sisidlang lupa? Ito po yung sisidlang lupa. Galing po ito sa lupa. Ito po yung sisidlang lupa. Sa loob ng itong sisidlang lupa, ano pong meron? Kayamanan. Taglay natin ang kayamanan ito sa itong sisidlang lupa. Ito yung masisira. Yung ating sisidlang lupa, masisira. Maluluma. Pero yung kayamanan sa loob natin, hindi po yan maluluma. Yun po yung nakatago. Yun po yung mamahaling polas. Yun po yung kayamanan natin. Kaya sabi ni Jesus, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa taas. Ang buhay mo ay nakatago sa Diyos. Kapag mahayak na ang kapangyari, yung kaluwalhatian ng Panginoon, malalaman mo kung gaano kahalaga ang buhay mo. Gaano kahalaga yung buhay mo. Huwag po tayo tumingin sa ating sisidlang lupa. Hamak po yan, hamak po. Galing sa lupa yan. Huwag po tayo magmalaki sa ating sisidlang lupa. Kahit maganda, gwapo, kahit matalino, kahit makapangyarihan, pero huwag po tayo magmalaki sa ating sisidlang lupa. Lupa lang yan, lupa, alikabo. Magmalaki po tayo sa ating kayamanan sa loob. Si Jesus Kristo po yan. Kaya verse 8 and 9, sa bawat panig pinakmamalupitan kami, subalit hindi nadudurok. Nalilito, subalit hindi nawawala ng pag-asa, pinag-uusik, subalit hindi pinababayaan, inulukbok, subalit hindi napupuksa. Ito po yung buhay ng isang Kristiyano. Sa bawat panig, sa harap, sa likod, may haloblak, may pader, hindi makaabante, hindi ka umaatras. Sa kanan, kaliwa, close, black, nakablock sa bawat panig. Kung nakablock po sa bawat panig, anong gagawin po natin? Saan tayo tumitingin? Sa bawat panig, nakablock na, saan tayo tumitingin? Sa taas. Bukas pa sa taas. Nakabukas pa sa taas. Sa Diyos lang po tayo tumingin. Kaya sa bawat panig, pinakmamalupitan kami, subalit hindi nadudurok, buhay pa. Nililito kami, tayo, subalit hindi nawawala ng pag-asa. Meron pang pag-asa. Kahit sobrang hirap, kahit sobrang bigat po yung stress, buhay pa. Mayroon pang pag-asa. Yung pag-asa po natin ay wala dito sa lupa. Yung pag-asa po natin ay nakatago sa langit. Yun po yung tingnan po natin. Pinag-uusik, subalit hindi pinababayaan. Inilulukmok,
Inilulukbok. Anong ibig sabihin? Inilulukbok. Pinapabaksak. Babaka. Pinapabaksak tayo ng mga problema. Okay? Hindi napupuksa. Strong pa. Okay? Strong pa. Possible pa ba kaya ito? Ganitong buhay. Okay? Maari ba ito, ganitong buhay? Parang impossible naman ito. Paano ito mangyari sa buhay natin? Parang impossible, hindi ko kaya. Pinagpamalupitan, nililito, pinag-uusig, nililukbok. Meron tayong nakatagong kayamanan. Pag tumingin po tayo sa kayamanan sa ating puso, ito po yung mangyari. Ibig sabihin, hindi pa nyo kilala yung sarili. Kung gaano kahalaga, kung anong uri ng kayamanan nasa loob ninyo, parang wala pang idea. Wala pang idea. Kaya konting hirap, iag-agat. Dahil hindi pa alam kung anong uri ng kayamanan nasa inyo. Hindi pa kilala yung sarili. Yung tamang pagkakilala sa ating sarili ay dapat tanungin po natin si God. Panginoon, sino ako? Okay. Gaano, ano ang plano mo sa akin? Ano ang gaano kahalaga ako sa iyo? Ano ang gagawin ko, Panginoon? Yung tunay na pagkakilala sa atin, sarili ay tanungin natin si God. Sabi ng Diyos, kaya nga namatay ako para sa iyo. Napakahalaga, ikaw ay napakahalaga sa akin. Kaya ibinigay ko, ibinenta ko lahat ng ari-arian. At binili kita. Para makasama ka sa walang hanggang kapangyarihan, kaluwalhatian sa langit. So, yun po yung sinasabi ng Diyos sa atin. So, chapter 4, verse 16. Kaya't kami ay hindi pinanghihinaan ng loob, bagamat ang aming panglabas na pagkatao ay nabubulok. Ang aming pangloob na pagkatao ay pinabago sa araw-araw. Sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang kapikatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. So ito po yung gusto ng Diyos mangyari sa atin, ibigay sa atin. So, hinahanap lang Diyos, hinahanap ng Diyos ngayon. Sino po yung hinahanap ng Diyos? Hinahanap ng Diyos yung mga naghahanap sa Kanya. So, katulad po ninyo. Kaya, doon po nangyari po yung kaligtasan. So, ngayon po, doon po sa Matthew chapter 13 verse 44 hanggang 46, nakita po na pinag-isipan po natin kung gaano kahalaga tayo sa harap ng Diyos. Tapos, kung gaano kahalaga po siya sa atin. Tayo po ay kayamanan sa harap ng Diyos. Ang tanong po natin, ang Diyos ba kayamanan sa atin? Kung siya po yung kayamanan sa atin, okay, sa ating mga sisit lang lupa, doon po tayo tumingin. So, yun po yung mga mensahe doon po sa Matthew chapter 13,
verse 44 hanggang 46. Okay? So, manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa pagbibigay niyo po sa amin ng itong pagkakataon at mensahe para sa bawat isa sa amin. Buksan niyo po, Panginoon, yung aming mata sa puso upang makakita po kami ng kaluwalhatian mo at kapangyarihan mo at pakilos mo sa aming pamumuhay. Naniniwala po kami na yung buhay po namin ay nasa inyong kamay. Mahabagin at makapangyarihan na kamay ng Diyos. Patuloy niyo po kaming gabayan upang makalakad po kami ayon sa katotohanan. Ipinagtitiwalaan po namin ang buong buhay namin sa inyong kahabagan at kapangyarihan. Yung mga bagong na ligtas sa nakaraan Bible Seminar ay nawapatuloy po silang manatili sa church at lumago sa kanilang pananampalataya. Tulungan niyo po lahat po ng mga kapatiran ng Tanawan Church upang maging isa po kami sa inyong harapan at sama-sama po kami makapaglingkod sa inyo. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesu Kristo. Amen.